PWD sa Kamuning, nagtutulungan sa pamamagitan ng Urban Garden. Ang detalye po mula sa ating kasamang si Job Manahan. Job, magandang morning! Magandang morning, Chang Ami. Narito ako ngayon sa Urban Garden dito sa Kamuning, Quezon City. At mahalaga nga ito para sa mga persons with disabilities dito dahil natutulungan sila kahit paano ng Urban Garden na ito. Ngayon, naakalain nyo ba, Chang Ami, na itong garden na ito sa Quezon City ay katabi lamang ng medyo masikip na daan ng T. Jenner Street dito sa Kamuning. Ang nasa likod ko naman ay isang creek. Ngayon, itong 400 square meters na urban garden na ito, aaklain nyo ba na 4 na buwan pa lang? At dati, ito ay dump site. Ngayon, bigyan ko muna kayo ng tour. Nakikita natin ngayon na nagsisimula na magkaroon ng iba't ibang okra dito sa tabi natin. Ngayon, kung dadire-diretsuhin naman natin itong urban garden na ito, makikita natin na mayroong mga nakasabit na patola. Ito yung patola na sinasabi ko sa inyo. Medyo malaki na sila. Hindi kasi natin naabutan, Chang Ami, ang harvest season nila. Kasi parang last week nakapag-harvest na sila. Pero kung tatanungin natin kung gaano ka-importante itong urban garden na ito sa ating mga kasamang PWD, ang description nila dito ay empowering. Mula sa dating dump site, nabigyan ng bagong bihis ang 400 square meters na lugar na ito sa T. Jenner Street para maging vegetable hub. Maniniwala ba kayo na nasa 50,000 pesos lang ang budget ng barangay ng PWD para dito? Natunghaya ng ABS-CBN News ang pag-harvest ng iba't ibang gulay tulad ng labanos, dahon ng malunggay, okra, talong, patola at Chinese kangkong. Nasa higit 50 ang iba't ibang gulay at halaman ang narito kasama ang labanos, luya, oregano, garnet, ampalaya, kalabasa at pechay. Eco-friendly din ang urban garden dahil walang pesticides ang ginagamit. Ang iba namang paso ay gamit ang mga tarpaulin mula sa halalan ngayong taon. Nakatulong ito narito sa, ang ilan sa kanila mga community kasi ang ginawa naming procedure ay community pantry. Kumukuha sila ng gulay at nag-iiwan sila ng donation. Ginawa nila doon sa ani, parang naging livelihood project nila. Kung ano man yung magiging ani nila, binibenta nila yan ng sa murang halaga. So parang nagkakaroon sila ng pondo ng samahan nila para kung ano man yung pangangailangan din ng kanilang members, meron silang maibibigay. Paalala ng samahan ng PWD ng Kamuning, magpaalam kung pupunta dito at magbigay ng naaayon sa kaya. Huwag din magnakaw ng kanilang ani dahil ibibigay naman nila ito. Bukas itong urban garden para sa lahat mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas rin sila sa mga volunteers. At mula dito sa vegetable hub ng Quezon City, ang Kamuning Urban Garden. Balik sa inyo dyan. Kuya Job, alam mo malaking bagay yung urban gardening na sinasabi mo na yan kasi talagang malaki ang natutulong yan sa ating mga kapamilya. Eh sila ba dyan nagtuturo kung sakaling may mga gustong matuto gaya ko ni Dayan o ni Papa B, yung ating direktor, gusto niya matutong magtanim ng ganyan. Pwede ba? May magtuturo? Yes, Chang Ami, nagbibigay sila ng free lessons dito, no? At kasama natin sila ngayon, andito sila. Nagbibigay sila ng free lessons para sa mga volunteers din dahil kakaunti lamang yung mga tumutulong dito sa vegetable garden ng Kamuning. Ayun, pwede naman palang magpaturo.